64. Meaning, nagatag lang siya 48, ang madawat niya 64. Bonus ba ito? Hindi. Bonus, sir. Hindi makadawat o bonus. Si Roger or ang old partner? Si Roger. Si Roger. Roger. Okay. So, may bonus siya makuha. Hindi magkagmakuha siya 64. Tama ba? Out of 48 lang. So, ang increase is mga magkano ba? 16,000. So, yun yung bonus niya. Paano hatiin yung 16,000? Sabi niya dito, 16,000, pag namayin daw yung bonus, okay, ito yung sabihan. So, nasa ba ito? Di ba ito? Nasa ito na yung bonus sa... Ah, ito. The difference is bonus, the old partner, kung sakali man o new. And allocated using the profit and loss ratio of old partner. Sumin ka itong 16,000 at iun to sa duwa, sila magatag og bonus according silang ratio na 60-40. Okay? So check na natin ang letter B. Ito yung entry natin. Debit cash, ito yung natanggap ng partnership. Credit Roger Capital, 64. So kaning 16,000, 60-40. Times 60 times 40, we have 9.6 and 6.4. Okay? So, entry natin, precious capital. Sila magunang nagatag bonus. Kaya, ang gatag lang ni Roger, 48, ang gatag siya, 64. Kaya, makadawat si Roger o bonus from the old. Kaya, capital ng old, bawasan. So, precious capital, 9.6. Then, Riga capital, 6.4. Okay? So, the new capital of Riga is from 48, may mong 41,600. Kasi nga, 48, minus 6.4 maging 41,600. Precious naman from 96,000 bawasan og 9,600, ang mabilin is 86,400. Are you listening? Marinig niyo ako? Opo, yes, sir. Okay. Next. Okay. Next, ito sa letter C. Roger invest 80,000 for a 1/4 interest. Invest gapo na. Total capital now is 224. Check na natin. Ang capital ni Precious of Greg ka, 96 plus 48. Plus ang invest na 80,000. So, 96 plus 48 plus 80, pila ba? 224, sir. 224. Ang agreed, 224. May bonus ba or goodwill? Sigurado walang goodwill. Di ba? Sigurado walang goodwill. Kaya naman, same lang man. Pero pangutana, check natin. So, 1/4 sa 224, pila ba? 56. Plus 56. 56. Yung giyat, tag is 80. Niya, ang kuha niya, 56. Isa na kadawat ang bonus ron. Ang old or ang new? Old, sir. Old, kasi ang new partner, laliman kag nagatag og 80,000, pero ang binigay lang sa kanya ng capital is only 56. Meaning, yung nawalang 24,000, yung 24,000 nawala, yun yung i-allocate kay Precious o kay Rica. Paano i-allocate? Ilang old ratio. 24,000 times 60%, kaya 14.4. 24,000 times 40%, kaya may credit na Rica Capital, 9.6 or 9,600. Ito naman, invest 40,000 for a 1/4 interest. And the agreed capital is 192. Okay, check na natin. Ang agreed daw, 192. 96 plus 48 plus 40. Pila ba tanan? 184, sir. 184. Pero, ang ilang agreed, 192. Ni-increase, ni-decrease? Increase. Ilang ba ang increase? Ilang tinaas? 8,000. Tama? So, meaning, itong 8,000, sigurado, goodwill na nun. Kasi nga, ang gatag lang nila tanantan, 184. Pero ang sabot, may mug 192. Alang asagi ka ng increase na 8,000 kung wala na may gatag. Yun yung maging goodwill. Intangible, di ba? Kumbaga, imaginary na lang na nila ng asset.
to debit cash katong gi-invest ni Roger. Credit Roger Capital, which is 192 times 1/4, that is 48. Tama ba? Yes, so, sir. Ang difference now na 8,000, goodwill na na. Goodwill to whom? Goodwill sa partnership. Okay? So, take note ha. So, ang capital nila is again, that will be goodwill to the new partner. Since he only contributed 40, pero ang madawat niya in total is 48. So, nag-increase. Now, next, Roger invest 80,000. 1/3 iyang gusto. For a 1/3 interest. Ngayon na, klaro na, gusto niya uncredited for the same amount. Meaning, mo niya na dawat. So, 96 plus 48 equals 144. Plus iyang 80,000, total contributed is 224. Is nota 224. Ang gusto ni Roger, iya daw makuha is 80,000 mo, na-credited for the same amount. 80. Bilang ratio, 1/3. Kaya, ang may tabo, 80,000 divided by 1/3. Bilang mo gawas? or times 3. Diba? Pag gina-divide sa fraction, i-radical ni muna, balik na ron. 80 times 3 over 1. Bila man? 240. Grabe, baka may nag-compute pa sa calculator niya na, na 80 divide by 0.333 o divide by 1 over 3. So, times nyo lang, diba? Pag mag-divide sa fraction ka, diba, imuon siya radical, baliktaron ng fraction. Tama ba? Nalala nyo na sa inyong elementary days? Diba naman lang sa grade 4? Yes, sir. O, yun. Kaya, kahit na mga basic, ayaw mo si calculator, ha? Kasi, mas mabilis tayo pag kabisado nyo yung manual. Mag-calculator lang ta, if it involves 3 or 3 digit, or dagko na nga amount, kana pwede na. Okay, basic pa man. Okay? So, 240. Kaya, from 224, dapat 240 daw yung capital. Kaya sigurado may goodwill. Kinsa may goodwill, sir? Kaya si Roger, nagkatag 80. Nadawat niya 80. So, wala siya goodwill karon. So, katong sobrang 16,000, goodwill to sa old partner. Kaya, entry, goodwill 16,000, credit the capital of the old using the 60-40%, 16,000 times 60%, and 40%. Pag record kay Roger, debit cash, credit Roger Capital, 80,000. Okay? So, next. What if sir nag-invest siya 48,000 for a 1/4 interest and the new capital is 224? Klaro wa, gatag ang agreed capital. So, total contributed is 192. Ang agreed is 224. 224 times 1/4, that is 56. Is sir, nitaas man. From 48 naging 56. Pila bang tinaas? 8,000. Tama ba? Hello? Yes, sir. 8,000. Pero ang total contributed and total agreed, 192 na yung mag-224. Pila bang difference? 32. So meaning sa 32 na goodwill, kasi ang difference sa dalawa, goodwill talaga yan. Sa 32,000 na goodwill, 8,000 lang napunta kay Roger. Sir, napay 24. Paano itong 24? Yung 24, pagatian ni Rica at Precious as also goodwill nila. Kaya ang entry na to goodwill 32. Morning total eh. Credit cash 48. Morning invest ni Roger. Then, Roger Capital, bilay makuha, 56. Mama na siya, 224 times 1/4, so 56. Then, Erika Capital, 24,000 nga goodwill nga nabilin after tinanggal yung kay Roger na goodwill. So, 24 times 60, 40, we have 14,400 at 9,600. Okay? Mababa pa tayo. Next! So, yun yung sa admission of a new partner by purchase and by investment. Ito naman, withdrawal for retirement. Okay? Mabasa nga natin. So, magsayo, andito ba? May absent. Ipapasa din. Iba ba? Wala yung mga ginapangtawag ngayon. Kunti lang siguro present. Ilan kay lahat-lahat?
grabe, 9 more left. Pila na lang ta? 23. Ah, okay. So, pila ba ni Gabok? Hanap na tayo dito. Sirada, Alakri, Anubis, Tool. Ito talaga yung ma-present ngayon. Si Parilio. May given talaga ito si Parilio. Between Bugna, Paya, Tanggi, Mamasabayang, Baduyo, Lugatiman, Lacus, Tenerife, Fuentes, De La Cruz, Princess, Mangiran, okay, Saison, Patricio, Diamante, Troktoko, Ninja, Tablas, ah, okay, ito yung mga kwan. Screenshot ha. Ha? Okay, yun na yung attendance ngayon. Okay. Okay, can you read the con? Statement, Miss Diamante. Okay. Usahin mo nga itong slide natin. Oh, Diamante. Hala, wala si Miss Diamante? Ay, meron, sir. Asa si Diamante, wala? Withdrawal. Andito po, sir, president. Sige, basahin mo. Withdrawal or retirement of a partner. Okay. When a partner decides to withdraw or retire from a partnership, the partnership is dissolved. However, the remaining partners continue the operations of business. The existing partner by choose to purchase the interest of retiring partner by making a direct acquisition or by having partnership acquire the retiring partner's interest. If the partners buy out the retiring partner's interest, it is accounted similar to by purchase method. The problems arise when partnership acquires the interest of the retiring partner, particularly the difference in amount of settlement versus the interest of retiring partner. Now, if that is, kung nag-retire daw ang partner, gipalit lang sa isa sa mga partner yung interest, wala problema. Kaya naman, purchase method man ang gamitin. Kumbaga, bawa si Miss Diamante may kapital na 100,000. Ako, partner sa akong kapital, 50,000. Muritar si Miss Diamante. Pag-awa niya ako, Diamante, palton ko na lang yung kapital. So, ang may tabuan na under sa purchase method, ang entry na, i-debit ang kapital ni Diamante, 100. I-credit ang akong kapital, 100. Kaya ilipat lang man sa ako, ah. Ano lang na-approach? Ako ni Bayt ni Diamante, kung 100,000 man, or 90,000, or 150,000, samuan na itong dua. Kung malugi man siya or malugi ko, between na lang to sa muha. Walay paki ang paki ang partnership ana. Ang record lang na yun sa partnership is ang paglipat sa kapital. Kuingo na to, wala yung problema pag buy purchase, pag nag-retire. Pero kung nag-retire ang isa ka-partner wherein ang isa ka-partner ni hawa, ipalit sa partnership yung interest. Pag musulti mo kung ipalit, meaning iulian, ibayad yun ba? Ibalik sa iyang kapital. So, kana may problema kanya naman. Pwede ang ibayad equal kung kira. Pwede ang ibayad sobra sa iyang kapital dapat. Kato magkaroon ng problema. Or, ang ibayad gamay. Kung ang ibayad is sobra ra, kumbaga pag ang binayad is malaki yung amount. Take note for this one. If the amount paid is malaki, ang sobra na bayad is pwedeng. Take note ha. Pwedeng ma-account under sa bonus approach wherein bonus to the retiring partner. Or, pwedeng ma-charge as goodwill because nagawa ang isa ka-partner. Kana pag sobra ang ibayad. Pag gamay lang ibayad, sir, why? Ang capital 100, ang ibayad siya is only 90. Katong 10,000 nga kulang, pwede ito ma-charge as bonus sa mga remaining partner. Or, dito ta, or pwedeng ma-charge pa sa goodwill, dili. Basta gamay ang ibayad, bonus approach lang. Pero kung supra ang ibayad, pwedeng bonus, pwedeng goodwill approach. Okay? Kana kung nag-retire, wherein binayaran siya talaga ng partnership. Okay? So next, natin ito ha. So points to be considered during retirement or withdrawal of a partner. Miss Kwan.
Monday. Sir? Okay, basahin mo. Morning pa na, classes. Okay. Points to be considered. Letter A, identify the adjusted balance of the retiring partner. All partners' capital will be adjusted during the revaluation of partnership net assets. Okay, klaro ba? Pag udaw mo hawa, evaluate yung saang asset sa partnership. Sunod, letter B. Determine the interest of the retiring letter partner. Letter B, determine the interest of the retiring partner. The interest of retiring partner is not limited to capital only. It also includes the loans to and advances from partnership. Okay, so meaning pag mugaw po ang partner, ibayad sa iya o ibalik sa iya, hindi lang niyang kapital. Kundi apil ang loans o mga advances. So kung nagpa-utang siya sa partnership, kung mga partnership may utang sa iya, apil ito bayaran. Paano kung siyang may utang sa partnership, hindi iyang kapital na makuha ng cash, tawasan sa iyang utang. Init na, kumbaga i-offset. Okay? Next, letter C. Diamante. Letter C, any difference between the interest and settlement paid to retiring partner is either treated as goodwill or bond. If both is equal, no accounting problem arise. Okay. Letter D, capital balance of remaining partners after retirement. Kasi continue. Letter D, the capital balance of remaining partners after retirement or withdrawal. Okay. The capital balance of remaining partners after retirement or withdrawal, ito muna kadalasan na concern. Kumbaga, after mo retire, pila na lang capital sa isang partner. O, di ba? So, yun. So, that's why the partnership dissolution, so, pinaka-tricky na problem is admissions at saka itong retirement of the partner. Okay? So, iwan ko lang kung may example. So, we have an illustration here. So, natin na. So, example of illustration for withdrawal or retirement. So, now, so, kung mag partner daw, what if daw, ah? So, pag may mag-retire, so, ayang imuon, pwedeng bayaran siya sa partnership. Ito yun. Or sell his interest to one or more of the remaining partners or to the outsider. Mura man na siya. Paano i-account kung ibaligya sa outsider or sa mga partner? Personal transactions na. Under sa purchase method. Pero kung nag-retire siya, nabayaran siya sa partnership, so kanya mga step. Close muna sa income summary. Ang unsa imo i-close? Okay. Ang unsa man? Uy. Summary mo i-close. Income summary. Katong changes sa increase or decrease sa asset. Diba? So, pag mag-increase na siya or mag-decrease, that will be charged to the income summary. And this income summary, i-close mangyapon sa capital. Kaya nga sa ating practice sa partnership, tuwing may adjustment sa asset during formation or dissolution, wala na ginaagi sa income summary. Instead, ginadaritso na lang sa capital because the income summary nagiging redundant. Gina-close manggudyapon siya sa capital. Okay? So, ang entry na ito, yung ano niya, pro forma sa computation. Interest of retiring partner. Ang interest niya, capital, plus katong mga loan, na receivable niya, minus kung na siya yung utang sa partnership. Minus ang amount na gibayad sa iya. So, pwedeng sobra, pwedeng kulang. Pag sobra, pwede na siya ma-charge as bonus to the partners or goodwill. Pag kulang, bonus lang yun na. Okay? So, tingnan natin ha. So, bawa, at book value yung nadawat. So, yan nadawat na cash, sakto lang sa iyang kapital. Kaya debit lang o kapital ni partner, credit cash. Paano, sir, kung yan nadawat is gamay? Kung gamay na, okay. What if lang ha, gamay?
So that will be charged as bonus method. Bonus to the old partner. Capital ni retiring partner. Tignod, gamay na dawat ha. Capital ni partner o cash. So meaning, ang cash yung gibay siya, gamay ra. Katong balance na kulang, sir, that is what? Charge to bonus. To whom? Bonus to partner. The old partners or remaining partner. What if daw? Okay, traceable to particular asset. Kung traceable to particular asset, mga, gamay ang gibayad sa iya because ibaba ang mga values asset. So instead na capital na mga partner ang i-credit, i-charge mo yan sa asset. So, second scenario, what is traceable to the entire entity? Okay? So, first, adjust ka. Gamay ang asset, kaya credit mo ang asset. Debit capital sa tanan ng mga partner. After ana, retarday ni mo iyang partner. So, credit ni mong partners, credit iyang cash nga gibayad. Kaya, okay? So, what if, sir, ang iyan na dawat is dako? Kung dako na, sobra, walang, pwede bonus, pwede goodwill. So, kung bonus method, so, dako na dawat ha, ba, retiring partner. So, retiring partner, so, debit. Credit ang cash na dako nga gibayad. Ang sobra, sir, asa i-debit? I-debit sa capital ng remaining partner. Tignan ka, capital ng remaining partner. So, that if pag nag-bonus. What if kung goodwill method? Dalawa ka method. Partial and total. Partial, kung pilang sobra, more ito'y goodwill. Halimbawa, ang gibayad sa iya, 100. Yung capital, 90. So, meaning, nag-credit ka cash, debit mo capital sa nag-retire na 90. Ang 10 nga difference, goodwill na na. Munang partial. Pag goodwill naman, under sa total approach, pag total approach method, katong goodwill nga sobra, i-divide sa iyang ratio para magawas ang 100%. Halimbawa, buwas sir, 10% lang niyang interest. Oo, ang yeah. Lamigas ba? 10,000 ang goodwill. 10,000 divided by 10% ang magawas 100,000. Yun yung i-debit mo na goodwill. Goodwill. Credit, Bubu, capital ng mga partner. Then, credit na po ni mo siya pag-retire. Debit capital ni partner. Kung sa iyang capital na sir, tong old, katong yung capital na adjusted plus katong nadagdag diri sa iyang share sa goodwill. I-debit ni mo na dagdag sa iyang capital. Credit cash. Okay? Yun yung sa goodwill. Either partial, either total method. But take note, goodwill approach in the partnership has been removed. Wala na siya sa partnership ha. Anong gisali man diri? For discussion purposes because somehow kahit wala na yan, minsan, it will what offered in the board exam just only for comparison. Halimbawa, kung gumamit sana ng goodwill method yung company o ng partnership, magkano kaya yung ma-receive niya na total cash? Okay, di ba? So, kung wala ka idea sa goodwill method, so, pusa niya po. Okay, so we have an example. Makuha ninyo yung example kayo na nga pumukag, mungod ba? Hello, hello. Yes, sir. Amo na bala iksabotan niya na bungkag ba? So, we have Jenna and Toffee and Junjun. Okay, si Gina Puentes. Tapos, si Toffee na Munar and Junjun Imba. Ayaw ka. Junjun Imba mong... Isang teacher ni Imba di sa una. Isang naka-teacher ni Imba sa una. Yung wala mo, diligid mo proud sa inyo teacher. Grabe naman mo eh. Na-teacher niyo si Imba, wala? Na-teacher, sir. Janjan talaga yan, Junjun. Janjan, sir. Janjan, Imba. Janjan, Imba. Janjan, Imba yung ibutang gati mo. So, we have this one. Cash, 343, account receivable, 55,200, books, 92,000, and other asset of 69,000, so total asset is 460. Accounts payable is 46,000, Gina Capital, 115,000, Topi is 184, and Junjun is 115.
The partnership net income is 27,600. So Gina and Tofi and Junyun share the profit and loss in 3:4:1. The partnership agreed that the book and other asset account are undervalued by 27,400. Take note, kung mag-dissolution na, i-revalue nila ilang asset ang ilang books o other asset at 27,600 and 18,400. Meaning, kaning books from 92 maging 27. Yung other asset from 69 maging 18,400 na lang. So, mababaan yung kanilang capital. The requirement, prepare the entries if the partnership record the withdrawal of TOFI in each of the following. Ang buwan si TOFI makareceive ng 213,440. Pwede kaya makareceive ng 184,000 or makareceive ng 230 under sa bonus approach, under sa partial goodwill, or yung total goodwill method. Okay? So, actually, ito yung mga entries natin. Kanina, di ba may net income sila? So, may net income sila nga 27,600. So, idagdag sa ilahang kapital. So, debit ang kapital na tatlo. Kaya, ang kapital ni Gina, kung tanawin ni mo, 115. Kaya ito, 184 o 115. Kaya mo nilang mga kapital, si Bining. 115, 184 kay C, aring C, kay Tupi na ang J, mo na kay Junjun, 115,000. Tapos, ang value silang libro o other asset, ipang babaan man. Nagbaba man. Ito, nagbaba ha. Atong gidecrease, i-charge sa ilang kapital. So, bawasan sila o kapital, ano no? Ilang asset bin-increase ba? Bin-increase. Yan ba? The partners agree that the book and other asset are undervalued pala. Meaning, kulang pa og value. So, dagdagan. So, meaning, madagdagan ng 27,600 and 18,400. Kaya pala. Okay? So, I stand corrected. So, dagdagan. So, kay kulang siya, dagdagan og books, other asset, debit. Then, ang total increase is 46,000. So, allocate sa ilang P&L. Kaya, ang metabook na rin, i-posting ng mga nag-credit na capital po sa ilang account. Kaya, ang gawas ng adjusted capital ni Gina, 13,780. Kay Junju, kay Tofi Munar, 213,440. Kay Junjun, 13,780. Maklaro ninyo, dili? Maklaro, sir. Maklaro, sir. Okay, baka ako medyo naganap-anap na akong pananawan. What if daw si Munar ratagan ng 213,440? Take note ha. I-check na itong kapital ni Munar, 213,440. Ang first gyatag sa iya, kani. 213, ang amount kibaya, 213. So, meaning, ang interest niya dari is 213, makadawat ang same amount, okay lang, debit capital niya, TOFI, credit cash. Second scenario is gamay. What if makadawat siya 184? Take note that his capital is 213. Pero madawat lang 184. So, gamay, nag-entry na ito is ingunani. Interest 240, 13,000. Ang ibawas 184. So, may difference na 29,440. So, ang entry na ito, TOFI capital 213. Credit ang cash na gibayad 184. Sir, naikulang pa sir nga 29,440. Mauni ang wala natag kay Munar. Saan na siya? Mauna siyang maadto sa kapital sa mga remaining partner. If allocate silang profit and loss ratio, tanawang ilang profit and loss ratio dari. Diba? 30, 40, 30. Si Munar man yung 40. Meaning, si Gina o si Junjun, 30, 30. So, 3/6, that is 50%. Kaya, 50-50 sila. Kung mapansin ninyo, times 50-50%. Now, what if under sa revaluation method? Okay, kung revaluation method, ang change daw ng 29, charge sa asset. Kaya debit, ano ito ha? TOFI capital, credit cash, ang difference ato is i-charge sa asaman asset nga 29,440. Kana kung specific asset lang. What if chargeable to the entire asset? Sa may tabok pa ron, i-charge ni muna siya sa tanan. Kaning 29,440, i-divide sa iyang ratio ni Munar na 40%. Ano ito ha? So, 29,440 divide by
40% na ratio ni Munar, pila ba? 73, 600. Tama? I-compute daw. Pila man? Tama, sir. Okay. Kaya pag-entry, i-debit sa nimo, okay, kapital ng mga old partner bago bayaran si Munar. Kaya, ang may tabo sa kapital ni Munar, 213 man na. Iyang kapital is, di ba, iyang kapital 213. 213 iyang kapital, take note, ang ibayad sa iya is pila man? 100, pila? 84. Check natin ha, kung nag-i-account ka, ang kapital ni Munar, 213. Gidibit ang 29,440, bilang mabilin, 213 minus 29,440, ang matera is 184,000. Tama ba? Yes, sir. Tama, sir. Okay. Pagbayad, right, pagbayad kay Munar karon, sakto na kayo. Munar Capital, 184. Credit Cash, 184. O, di ba? Kasi nga, na-adjust na yan, nag-confirm. Now, what if kung gibayaran lang siya o kwan, sir, 230, iyang kapital 213, ulang og 16,560. Pwede under sa bonus approach yan. So, debit kag kapital ni Munar, credit ang cash. So, napay kulang, sir, sa debit nga 16,560. Maging charge yan sa kapital ng old partner or remaining partner. So, yun, pag nag-withdraw ang isa ka partner or nag-retire. So, what if, sir, kung chargeable into partial goodwill? Okay, take note ha. What if chargeable to the partial goodwill? Instead na capital sa mga partner, ay siyempre, yung capital lang, maula ni 213, pero ang binayad 230. So, the difference now, charge to the goodwill. Kaya, debit yung capital ni Munar, 213,440, debit goodwill, credit cash. Partial lang na ha, partial lang yan. Kumbaga, kung pila lang sobra. Pero pag total goodwill, kaning 16,560, i-divide na siya sa 40%. Tignan nyo ha? 16,560 divide by 40%, nalabas ang 41,400. Kaya, ang entry ana, debit goodwill 41,400. Credit, okay. Ang kay Gina Capital, 420,000 plus. Then, ang kay Juan, kay Munar Capital, which is 16,560. And then, ang kay Junjun Capital, 12,420. So, kung lagi mo kag account kay Munar na Capital, na siya ay 213,440 naka credit. Gidibit man ang 16,560. Kaya, 213,440 minus ang 16,560, sigurado mabilit is 230. Tama ba? I-add ata, sir. Ah, naka-credit. Naka-credit po. Credit po. O, i-add natin. I-credit po lang. Okay? Ituyo na ako to para mabalaan kung nagpaminaw o wala. O, kinsa to nag-respond? Uy, kinsa to nag-respond? Wala yun? Kaya may plus point yun. Kaya nakabantay. Meaning, naminaw yun. O, sino yung nag-storya nga i-add? Uy! Ano wala mo yung motubag? Sino yun? Si Eugene Claire Anat, sir. Ano, Plido? Miss Unggi po ata. Ah, si Unggi. Very good. Oh, nice one. Ba't kayo matakot? Na-appreciate ganina. Mura mo mga kulkog ba nung saan tao ko eh. So, pag ginana gani, okay, dapat proud mo ha. At least, di ba, napansin ninyo. So, that should be added. So, you have from 213,000 plus 16,560, so plus you have plus 16,560 maging kilaman 230,000. Kaya pagbayad arang B kay Munar niya, Munar Capital 230 credit cash. Okay, so what if kung namatay? Okay, papasa natin to. What if kung namatay B? So hanap na tayo ng iba na magbasa. So volunteer o Mr. Baloyo. Volunteer na. Sir. Okay, Baloyo. During the
during the death of a partner, the state is entitled to receive the amount of his interest in the partnership at the date of his death. The interest is adjusted using his profit and loss share percentage for changes in asset values arising from revaluation of asset. Add for the share in profit from date of books where last closed. The settlement could be postponed until the end of the regular accounting period. Okay, so parang tukunay na matay na partner. So, ipayaran siya immediately, yung makuha is yung capital plus ang share sa profit up to the period nga namatay siya. Pero kung bayaran siya at the end of the period, yung makuha yung capital na interest plus ang share sa profit up to the date na namatay siya plus interest nga na-delay siya. Diba kung namatay siya September, so katong sa bulan sa October, November, December, delay man to. So, yun yung may charge of interest. Okay? Next, dissolutions. Because nag-corporate, because of incorporations of the partnership. Okay? So, now, paano natin gagawin pag mayroong partnership na nag-turn into a corporation? The accounting process to record the incorporation of the partnership will be determined by on whether the original books of the partnership will be continued by the corporations or a new books will be opened. So what if you retain? Revalue lang asset, then recognize goodwill if any. Then close the partnership capital to the corporate capital account. Meaning, pag close ana, ibibit mo capital sa mga partner. Credit ni mo ang, kung saan, depende, kung saan lang gusto nga kuhan, oy, gusto na mo. One lang. Wa total capital sa partnership 1 million. Ibibitin mo capital sa partnership 1 million. Kunya, ang agreement, isa lang ka share. Ang par value is 1,000. Hindi, credit lang ka. Capital stock, 1,000. Share, kulang pa, o 999,000. Share premium. Okay? So, the new books, first, what if new book ang gagamiton? Revalue ang asset. After revalue, close ang libro sa partnership. After masalado, i-open sa libro ng partnership and record the distribution of stock to the partners. Actually, yung pag-record sa distribution, wala ko kaya i-record na actually na i-credit niyo yung capital stock ni A partner, capital stock of B. Wala, wala pa yung nalang sa corporation, kundi capital stock lang. So, tawala na yung summary. Okay, so tanong, before ta mag-end, almost done tayo. Okay, we have still 30 minutes before mag-start. Mag-end, I mean. Basta pag-partial gani, kung pila lang sobra, more yun to'y goodwill. Halimbawa, assuming si Baloyo. Okay, wa. Si Baloyo, ha. Iyang capital adjusted na is 1 million. Yan ang partnership. Okay, Baloyo, we will pay you 1. What if lang, ha? We will pay you 1.2 million. Meaning, may 200,000 nga sobra. Tama ba? Are you with me? Mo, ikaw si Baloyo, 1 million yung kapital, pero ang ibayad si mo, 1.2 million. Malipay ka, dili. Uy, tubag po. Mo, parang ako kistorya. No? Malipay, sir. Malipay, sir. Malipay, sir. Okay. Kanang sobra nga 200,000, tatlo ang pantuan, ana. Pwede na siya bonus. Okay. Pwede goodwill. Which is pag goodwill, pwedeng partial goodwill. Pwedeng goodwill nga total. Okay. Tignan ta. So meaning, dirita sa bonus approach. Pag bonus approach, ang kaning sobra daw nga 200,000, gidonate sa iyang mga kauban. Kumbaga, ingon ani atong entry. Debit, Baloyo Capital, 1 million. Pero ang gibayad sa iya ha, cash. Ilagay itong gibayad sa iya ha? 1.2 million. Sir, kulang pa. Ang iyang capital manggod, 1 million. Ang giyatag siya, 1.2. Napay kulang debit. Diba, pag sobra, kung bonus approach na, meaning giyatagan siya sa iyang mga partner. Ang kapital sa mga partner, giyatag sa inya ha. So meaning, kinagatag ang mga iyang kauban, unsa makaapay tabo sa kapital sa mga old, anong mangyari? Bababawasan yung kanyang kapital.
ba? Mag-decrease ang capital ng mga old. Para mag-decrease ang capital ng mga old, asan mo ilagay? Sa debit or credit? Debit, sir. Yes. Capital, okay. Capital sa remaining partner. Okay. CRP lang ha. Capital of remaining partner. 200,000. Ito yung bonus approach. Are you listening? Naintindihan nyo ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano kung wala akong istorya? Ganyan pa ako yung istorya. Mangutana ko. Kumutubag. Okay. Sa partial goodwill approach is ganito. Kung pilang sobra, more to goodwill. Okay. Pilang itong sobra? Para di sila ko kayo limot yun. Pilang sobra? 200. Pag entry, same Japon. Credit cash, 1.2 million. Debit, Baluyo Capital, 1 million. So, katong sobra nga 200,000, goodwill na to automatic. Goodwill. Gitawag na siya partial goodwill because si Baluyo lang ang contributor. Partial man, di ba? Pag partial, dili tanan-tanan. Kumbaga, uy, kaning 200,000 ang contributor lang ana, si Baluyo lang. Okay, take note ha? Si Baluyo lang ang contributor. Yun yung partial goodwill. So, kung pilang sobra, shares lang sa goodwill. Sino ang source niyan? Si Baluyo. Siya rin naghatag. Pero pag sinabi mong total goodwill, tanan sila. Okay, ang bawain ko na ni. Ang kwan ni Baluyo, iyang capital is, take note, ang iyang nadawat is, ang cash na madawat ha, is 1.2 million. Pero ang capital ni Baluyo is only 1 million. Di ba may sobra nga pila? 200,000. Goodwill yan. Kung partial goodwill, ang nagatag lang yun, ana, si Baluyo lang. Kung total goodwill, tanan sila. So, paano niyo mabalaan nga tanan sila, sir? Eh, 200,000, si Baluyo naman kaya, ana. Eh, balik na sa basic. Any amount na i-divide sa sariling ratio with equals to what? So, 100%. Ang kabuuan, ang whole, okay? Halimbawa, ang ratio ni Baluyo, 20%. Let's say lang nga, 20%. So, meaning ka ng 200,000, good for 20% lang. So, kung i-divide ni mo na siya sa 20%, bilang mo gawas? 1 million. 1 million. Meaning, ang contributor sa goodwill na 1 million is silang tanan. So, meaning, ang 20%, 200,000. Diba? Ang 80%, sir, na 800, ang mga old partner. Kaya, pag-entry na ito, ana, first record sa ning 1 million. Debit, goodwill. Okay, ilan man itong goodwill? 1 million. 1 million. Utang naman, hindi na po pumutangan kanan. Then, credit ang cash. Pila gani ang capital, gani ang cash ibayad? 1.2, sir. 1.2 million. Okay, ilan itong capital ni Baluyo? 1 million. Okay. Take note for that, ha? 1 million. Diba, sa 1 million na goodwill, 200,000 kay Baluyo. Ang sa old, pila gani? 800. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Dahil ka ng 800, is para man din na, uy, ang nagatag ka na, ang mga old partner. Di ba, pag maghatag ka sa partnership o asset, kung saan may tabusin mong kapital, madagdagan or mabawasan? Madagdagan, sir. Madagdagan. Yung mura makag-invest, di ba? Kaya, credit, okay. Remaining capital sa mga old partner o remaining partners capital, 800,000. So, balance na ba? Yes, sir. Sure. Ito yung total. Pag sinabi mong total, ang lahat ng amount ng goodwill is dapat due to lahat ng mga partners ang nag-contribute. Pero kung partial lang, kung pinang sobra, katura. Ay kumbaga, si retiring partner lang nag-atag. Okay? So, yun yung total and partial. Kinaintindihan nyo? Isa sa ito ng utana. Hoy, naintindihan? Sino yung namutana? Kaulong, yung taon. Ako, sir, ang difference na ito, kung goodwill man, yun lang talagang goodwill. Sigurado na yun. If
you have total agreed na 500, contributed is 200, so the 300, yun talaga yung goodwill. Kung baliktad naman, mas dumit siya ng 300,000, that 300,000, yun talaga yung accurate amount na ma-withdraw. Sigurado talaga yan. Yung ma-withdraw na kasya, yan yun. So, tanong pa. Excuse me, sir. Okay, oh, Miss Kwan. Gwen, ano ka, apelido mo? Profit and loss ratio is presumed as also the interest ratio. Tignot mo na ta. Kadalasan kasi, to simplify the problem, kung ano yung P&L ratio, yun na rin yung interest ratio. Pero what if kung magkaiba, sir, na yung interest ratio, na po yung profit and loss ratio, magkaiba, paano na ako i-allocate karon ang bonus or goodwill kung sakali, kung naaman, use the interest ratio. Because the profit and loss ratio gamiton lang sa pag-allocate ng profit or loss or gamiton lang to the revaluation of profit nga, which is ni increase or ni decrease. Halimbawa, di ba, bago ka mo admit ang partner, i-revalue ang asset. Tama ba? I-revalue ang asset. Are you with me? So, pwede na mo ba? Pwede mo ba ba ang asset? Yung pag-increase or pag-decrease niya, para man yung profit actually. Kasi nga, pag binenta mo siya, yun daw yung profit mo. Or yun daw yung maging logi mo. Kaya, pag revaluation of asset, that will be allocated using the profit and loss ratio. Pero pag investment resulting to bonus or goodwill, anong bonus or goodwill, i-allocate na using the interest ratio, not the P&L ratio. Okay? Yun. Pero kadalasan, kadalasan sa problema, ginaisa na lang, kung ano yung interest ratio, yun na rin yung profit and loss ratio. Pero kung sakaling may ma-encounter kayo na magkaiba sila, then, look, ano bang dapat i-allocate? Kung galing yan sa profit, P&L ratio. If that is para lang sa goodwill or para lang sa bonus, use the interest ratio. Okay? So, any question pa before tama kayo?